Magandang araw, tropa. Ngayong araw, coding na naman tayo. Mag-DIY ngayon tayo sa tricycle ko at medyo may sira na ang upuan at ang trapal. Kapag naulan, nababasa na ang aking short gawa ng mayroon ng butas ang upuan, yung pinaka kanyang tapete. Ngayon, papalta natin yan ng i-DIY natin para tayo makatipid. At saka ito nga pala, itong trapal natin dito, saka ito sa gitna, papalta na din natin at medyo nagiging tagulan na natulog, kahiya sa pasahero. Medyo may presyo kasi ang pagpapagawa ng trapal at saka itong sa upuan, medyo budget meal lang itong ating gagawin. Mura-mura lang, bumili lang ako ng kalahating yarda sa upuan at saka isang yarda dyan sa trapal. Kasya na yun di yan. Okay, gawin na natin. Ito nga pala ang ating mga gagamitin. Kakailanganin natin ng tacker, gunting, lagharing bakal, martilyo at pliers. Itong tacker, may bala na ito. At yan ang gagamitin natin sa upuan. Tapos, itong kutsilyo, pang sisikwat natin ito sa tatanggal na nating bala ng tacker. At ito namang gagamitin natin pang butas kasi wala akong puncher. Ito na lang ating gagawin pang butas sa plastic para hindi siya sira. At ito nga pala ang ilalagay natin doon sa ating butas sa plastic. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito. Kung mayroon pong nakakalam, so pakicomment na lang po kung anong humaba talaga ang tawag dito. Tsaka po itong plastic natin, isang yarda po yan at saka ito pong sa upuan, kalahating yarda. Okay po, umpisahan na natin. Unahin po natin yung trapal sa itaas. Ito naman po ay madali lamang dahil yung puntinanggal natin ay isusukat lang ho natin dito sa bagong plastic. Tapos yung mga butas, gagayahin na ho din natin dahil sukat na ho yun. Okay? Shoutout nga pala sa aking kumparing guwapo. Yun ang sabi niya. Sa katropang Jefferson Dorado Guwapo Rikia. Pare, shoutout sa iyo. Okay ha? Taka naman. Ito pong dating mga clip na panglagay sa trapal, ito pa rin ang ating gagamitin. Lilinisan po lang natin. Okay po, nalinisan ko na. Ito po naman ay hinugasan ko lang at binras para medyo kumintabuli. Ito pong aking pamamaraan, pang budget meal lang o sa maliit lang po ang budget. Itong pamamaraan kong ito. Kung kayo naman po ay may budget, pwede naman po kayo magpatahi sa magagawa ko talaga ng trapal. Ang presyo po nung sa itaas, 250. Yung sa gitna po ay 150 at yung sa upuan po ay 250. Lahat-lahat po yan ang price kung ipapagawa ko ay 650. Ang nagastos ko lang po dito ay 150. Isang yardang 80, upuan na 70 pesos kalahati. Makapal po yung magandang klase. Ito pong plastic, 80 lang, makapal na ho din. Kaya budget friendly po ito. Ito po ang ilalagay natin sa butasan natin. At ito po ang magsisilbing maglalak o clip dun sa tricycle para hindi po siya matanggal. May kaasawa po siyang isa. Siya po ang ilalagay natin sa ilalim. Tapos ilalak lang po natin. Paplice natin, ililiko lang po natin yung pinakapaa. Okay na po. Instant na butas para hindi po siya matanggal. Okay, lagay ko yung iba.
Okay, ito po ang kalalabsan. Okay po siya, malinis. Sukatin ko naman po yung mga butas dito ho sa pahaba. Lalagyan ko po ng marker para tama po ang butas. Okay po, natandaan ko na. May marker na po. Bubutasan ko naman po ngayon. Ito naman po ang ating ilalagay. Ito naman po ang ating ilalagay. Kailangan po natin ng kahoy na pagpapatungan. Ito po ang kalalabsan niyan. Tapos na po ang isa. Sukatan naman po natin na rin isa. Okay, tropa. Dito naman tayo sa upuan. Tanggalin muna natin itong pinaka bracket niya. Tanggalin natin ang bala ng tacker. Okay, nalinisan ko na. Simulan na natin yung buo. At unang itaker ang apat na sulok bago natin hihilahin. Dapat pagka yung babatakin, hihimasin nyo ng madiin para mag-fit siya. Habang pinipisa, hinihila naman isa. Tapos, tater. Pansamantala muna dahil yung ibang side luluwag, yung ibang side hihigpit. Oh, kita nyo, nagiging fit siya. Ito naman sa kabila. Pipisain. Tapos, hihilahin. Tapos ganun ulit, hindi sa kabilang side. May pagkakataong yung inilagay nyong tacker na ay tatanggalin nyo para baknatin nyo ulit. Kasi habang binabaknat nyo ang isang mababang part, yung sa itaas naluag. Kaya uulitin mo ulit hanggang makuha mo yung pit na pit. Tamang diskarte, tamang paghimas. Okay, tropa, kabit na natin. Sama na din natin ito, tropa, oh. Natulo ang ating gasolina, may butas na maliit. Kaya pala medyo matakot tayo sa gasolina itong mga nakaraang araw. May naiyak ng butas. Atin munang gagamutin na kung tawagin natin ay pansamantagal, tropa. Lalagyan natin ng epoxy steel. Pero ang dapat na proseso dyan, dapat hinangan nyo ng tingga. Umorder na ako sa Lazada ng tingga. Ngayon pa lang, hindi ko lang kung kailan darating.
Kaya atin munang lalagyan ng epoxy steel para makabiyahe nang hindi naman masayang ang ating gasolina. Okay tropa, gawin na natin. Pinaihi muna natin ang gasolina para ating makuha at ipabalik ulit natin mamaya. Ang sikreto nito para mapadikit natin ng ayos ang epoxy eh dapat malinis natin ito ng ayos. Okay, simulan natin. Okay, ayos na. Tatlo lang yung kanyang butas pero itong lahat na may mga posibilidad na magkabutas ilalagyan na rin natin ng epoxy steel para sigurado. Okay, lilinisan ko lang ng gasolina. Okay, ganyan siya oh. Kita niya ito oh. Butas, butas, butas. Eh, lalagyan na ho din natin lahat yung iba na wala. Pero itong tatlong ito, sisiguraduhin natin na malagyan. Okay tropa, itong epoxy steel paghahaluin lang natin ito at ilalagay na natin. Kukuha lang tayo ng isang haluan para dito natin hahaluin. Okay, sa nga pala ang curing nito o ang pagtigas nitong epoxy steel ay 3 to 5 minutes kaya hindi naman tayo nagmamadali kahit mga 10 minutes bago ko ikabit sa tricycle para siguradong matigas na matigas. 12 seconds later. Okay tropa, tuyo na atin ang ikakabit. Gumawa nga din nga pala ako nito para i-cover natin dito para hindi siya na nagagasgas ng upuan. Okay. Ito na po ang finished product. Yan po ang ating upuan. Okay po, ayan po yung ating sapi para hindi na humubutas ang ating tangke. Ito po ang ating trapal sa itaas na testing nat, umulan. Okay yung butas, oh, eksakto-eksakto doon sa mga kanyang sabitan. Ito naman ang sa gitna. Puting-puti, parang hindi ko sinupansin ah. Yan, nasa gitna. Okay po, marami pong salamat sa panonood at kung nagustuhan niyo po itong ating video ito, makiklik na lang po ang subscribe button pati na po ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat po. Adjourn.